Cancer, hello. Alamin natin. Ano ba itong iniisip or nararamdaman itong past or present person mo? So, kunin nyo lang ang nire-resonate para sa inyo, ha? Maraming salamat sa mga laging nakasubaybay, mga nag-like, follow, subscribe na. Para sa mga bago, don't forget to subscribe, like, follow, patap na rin yung bell icon. Regarding personal reading services, basahin niyo yung mga nakasulat sa description. Nandiyan yung mga detalye kung paano mag-book or mag-avail. At maraming salamat sa ating mga YouTube channel members, mga nag-avail ng subscription sa ating FB page, pati na rin yung mga suki natin mag-avail ng personal readings. Yan. I can't seem to forget about you, Cancer. Hirap makamove on itong person na to sa'yo. O, past person na naman. Alam mo, parang mula nung umpisa. Mga past person yung mga ano, napipick up kong energy. Karamihan. I know I messed up. I'm sorry. Oh, this person is feeling sorry. This person is feeling regrets. At hindi ka niya makalimutan, Cancer, o ganun ka daw ka, ano, kaganda, kagwapo, joke. Yeah, ganun siya, ganun ka ka-special dito sa person na to. Kaya lang, ano, mukhang itong person mo yung naging pasaway, siya yung nag-mess up. Ngayon, nararamdaman niya ngayon is pagsisisi. Siya ngayon yung hindi tuloy makaget over, you were the closest person to me. Ikaw ang number one sa puso nitong person na ito, Cancer. At hindi ka niya makalimutan. Too bad siya yung nag-mess up ng connection ninyo. I am mindful of what I have done in the past. Ano nga ba kasalanan sa'yo nito, Cancer? Para mag-iwalay kayo. Pero kung ano't ano man yan, maliwanag naman dito sa mga sinasabi niya na hindi ka niya makalimutan at guilty siya. Nagsisisi siya dun sa ginawa niya. Okay? You might have abandoned me. Aray ko. So siguro, ikaw yung nang-iwan dito sa person na to, ikaw nakipag-break dahil niya sa ginawa niyang kasalanan sa'yo. Ikaw yung lumayo. Ay, hindi niya makalimutan yung ginawa mo sa kanya, dear. Hindi niya makalimutan. Mm-mm. Pero kasalanan naman niya kasi, naamin naman niya dito, di ba? May regret. Na-admit naman niya yung mistake niya sa'yo. Na-admit naman niya na ano. Kung alam niya talaga kung anong pinagagawa niya noon. Okay? So, ang galing pala, ikaw pala yung ano, ikaw pala ang nang abandon or nang break dito sa person na to. Ayan, I appreciate the wisdom I gained from this experience. So, natuto ng leksyon tong person na to. Kumbaga, ano, may pinakatandaan itong person na to sa naging experience niya sa'yo. Okay, kung ano man yung, kung ano man yung nangyari sa inyo, nag-iwan ng malaking lesson yun para sa kanya. So, pwedeng nag-matured na itong person na to. Pwedeng pinagsisiyan din naman niya kung ano yung naging mali niya or pagkukulang niya sa'yo. It's necessary for us to maintain a distance. Ah, okay. So, bakit kaya? Kumbaga hindi na rin ano, siguro this person maintained his pride or her pride. Hindi na rin siya naghabol kung talagang
ikaw yung nakipag-break dito. Ayan. Yan siguro ibig sabihin na itong card na sinasabi. Ayan. Kasi parang naging quits na lang din eh. Dahil alam naman niya, aminado naman siya or guilty siya. Alam naman niya na ano, kung ano yung consequences ng actions niya. Ano man yung naging atraso niya sa'yo, kasalanan niya. Alam naman niya na siya yung nag-mess up. So parang, para sa kanya, understood na rin naman. Understood na rin naman kung ikaw yung nang iwan dito, kung ikaw yung nakipag-break up. Siguro yun yung ibig niya sabihin dito. Kumbaga, deserve din naman niya eh. Kumbaga, deserve din naman niya yung naging treatment mo sa kanya, kung ginawa mo man yan sa kanya, kasi nga, dahil dun sa atraso niya sa'yo. Third party situation. Ah, aray ko. Okay. So, kaya naman pala. Kaya naman pala. So, third party naman pala yung ginawang kasalanan nitong person na ito. Eh, kaya naman pala ikaw nakipag-break. Tama lang naman yun. Kesa naman, halimbawa, siya na nga yung nagloko. Siya na nga yung nag-third sa iba or nag-third party tapos idadump ka pa niya, ikaw pa na una kang mag-break. Diba parang ano naman. So, hindi ko na lang din inalaw. Ay, hindi ko lang din sure kung naunahan mo lang ba siya or talagang inalaw niya. Kumbaga, ibinigay niya na sa'yo yung decision na ikaw na yun, sa'yo naman galing yung breakup. Kumbaga, parang nagpaka-gentleman na lang ba siya or ano, naunahan mo lang talaga siya. So, hindi ko alam. Ikaw makakasagot niyan, Cancer. Okay? Pero, sabi nga niya eh, hindi naman niya makakalimutan yung nangyari na yan. Hanggang ngayon, very clear pa sa memory niya yan. Deception. Oo. So, niloko ka nga nito. Nagloko talaga siya. Sabi naman niya, aminado siya. Ayan o. Ayan o. This person knows that he or she messed up and he or she was sorry. At mindful naman siya kung ano yung ginawa niya sa past. So parang quits na lang din. Law of attraction. Law of attraction. So nakikita ko dito, pwedeng good things are coming for you pagdating sa love life. Kumbaga, kung itong person na to, nag-mess up siya, hindi mo siya deserve. O pwedeng dito sa present situation mo, pwedeng ang makukuha mong person or kung meron ka mang person ngayon, someone na yung deserve mo na. Okay? Mas better. Pwedeng you are in a better relationship right now. Oh, let go of the need to control. Allow the situation to unfold naturally. Okay, so pwedeng bago lang din. Pwedeng bago lang din itong person mo ngayon. Or pwedeng nag-ano pa lang, yung andun pa lang kayo sa, ano, yung parang umuusbong pa lang, nagsisimula pa lang yung connection. So pwedeng ganun. Hayaan mo lang mag-unfold naturally yung tungkol dito sa bagong connection. Kumbaga, huwag mong pangunahan, huwag mo nang kulitin, hiyaan mo lang muna siyang ganyan. Soulmate, yes, this person is your soulmate. Your connection is sacred. So, mukhang maganda itong bagong person mo. Kasi parang may sinasabi dito na ano, compatible talaga kayo. Or kayo talaga yung para sa isa't isa. Okay? So, potential na ano to. Potential na soulmate mo itong bagong person. Kung meron mang bagong person ngayon sa buhay mo, yan yung tinutukoy na soulmate. Wow! So, ito yung senyales.
Basahin mo mabuti, soulmate, they are the one. Kung sino man itong person na tinutukoy, kung meron kang person ngayon, baka siya na yun. Ayan. You have already met the romantic partner you seek. Sabi ko nga eh, kung sino yung current person mo ngayon, eto na yung deserve mo. No? Eto na. Eto na yung the one. Eto na yung possible na soulmate na tinutukoy dyan. The one. Soulmate. Ang bongga, o oh, diba? So, yan. Magkakaalaman na lang talaga tayo dyan kung totoo yung sinasabi ng cards para sa'yo. Pero, ayan. Pwedeng na-meet mo na daw eh. Kung sino man yung the one na yan. Na-meet mo na siya. Love your shadow. Accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are. Okay. Love your shadow. Sabi dito, you have to accept daw itong iyong mga flaws para matanggap mo rin yung flaws. Ayan. It's about accepting kung ano yung mga imperfections ng bawat isa. Kasi wala naman talagang perfect na ano. Para sa akin ha. Sa opinion ko ha. Sa opinion ko yun. Feeling ko wala naman talagang perfect na relationship. It's kung paano nyo tanggapin yung mga imperfections nyo rin, hindi lang yung mga ano, kumbaga hindi lang yung magagandang qualities ng bawat isa, pati na rin yung mga imperfections. Kumbaga package deal. Gaano mo ba katanggap itong person mo, di ba? Lahat-lahat ba tanggap mo dito sa person mo and vice versa? Ganon din ba siya sa'yo? Huh? Hindi lang ba yung mga magagandang katangian mo, pati rin ba yung mga, ano, yung mga not so perfect things about you, tanggap din ba niya yun? And vice versa, ganon ka rin ba sa kanya? So, yun. Kumbaga, kung paano ninyo, ano eh, tanggapin ng buo yung isa't isa, kasama lahat. Yung mga pangit at magaganda sa inyong dalawa, sa relationship din ninyo. True love, this is the romance of a lifetime. True and lasting love is here for you. Kung sino may tinutukoy nito, Cancer, sabi nga dito, na-meet mo na, possible na na-meet mo na itong the one. So, ayan. Sa tingin ko, may idea ka na kung sino to. Mafe-feel mo naman kung ito na talaga yung the one. Malalaman mo naman kung ito na yung true love na sinasabi. Kung tama ba na ito na ba yung soulmate. So, ang swerte mo naman kung nahanap mo na yung soulmate mo, diba? So, time na lang ang makakapagsabi nito. Pero, ayun na nga. Mukhang ito na yung the one. Nahanap mo na yung the one mo, Cancer. So, sana nagustuhan mo itong reading mo, Cancer. Don't forget to like and share. Take care, babush.